Hello mga katek! Back, mga ka-WJT. Ang gagawin natin ngayon yung picture tube. First time natin na mag-upload ng picture tube na pere-peren. Samsung siya, pero modified natin sa China, yung mga China na TV, yung mga board. Okay, sira nito. Narinig mo Wesley dito? Yan ah. Yan ah. Narinig? Yan ah. Wala rin siyang picture. Bali, nangyari sa kanya, may power na indicator light, tapos nabiblink. May audio siya ng ganito. Yan ah. Wala rin siyang picture, di ba? Po pwedeng may problema yan sa mga horizontal, vertical, o kaya dito sa may mismong power supply. Kaya, i-check natin, ano? Okay, nabuksan na natin. Ito yung kanyang board. Bali, China board na siya, no? Yan, no? Toshiba yung ginamit niyang IC. Okay. Na-convert na rin to. Ang sira nito, yun nga, yung grounded yung sounds, tapos nag-blink yung indicator light. Ngayon, ang pwede natin gawin dyan, kailangan natin magsukat tayo ng mga voltage dyan, di ba? Itong section na to, ito yung papuntang horizontal. Dapat may 115 volts yan. Tapos, dito, supply naman ito ng vertical. Yan. Itong isang to, vertical to. Ito. Tapos, itong isang to, ito yung may supply na 10 volts. Papunta siya ng system. Yan yung may 8 volts, tsaka yung 5. Yan. Sa mga hindi pa nakakalam, yun yun. Dito siya. Ito yung pinanggagalingan ng supply na yun. Yung may regulator yun. Yan. Supply na 8 tsaka 5. Okay? Tapos dito naman sa isang to, ito yung sa audio. Dapat dito may supply na 12 volts. Hanggang 14 pwede pa yun. Ito yung naman yung pinanggagalingan yan, no? IC na yan. Pinaalam ko lang sa inyo muna kung ano-ano yung mga boltahe para pag sinukat natin, may idea rin kayo. Kailangan natin ng analog tester o kaya digital tester, no? Para mas mukat natin yung mga resistance, kung may shorted ba o wala, no? Kahit times 1 lang. Kita ba? Okay, i-check lang muna natin yung kanyang horizontal output. Yung papuntang flyback, yung galing sa flyback, i-check natin kung shorted muna. Natin kung dapat dito hindi siya mag-flash ready. Okay, ibig sabihin, okay yung output na, wala siya shorted. Ngayon dito tayo, dito sa may supply ng diode, yung papuntang horizontal, yun natin, okay, hindi naman siya shorted. Tapos dito sa vertical, okay. Kung pagmamasdan natin, hindi naman siya shorted, ano? Okay. Ano? Hindi naman siya shorted, pero may resistance siya. Mataas yung, mababa yung resistance niya, ano? May abnormal dito sa vertical. Tapos dito naman sa kabilang to, yung supply ng system. Yan, dapat ganun lang. Ito normal dito. Yan, dito naman. Ganun din. Ibig sabihin na normal tayo dito sa supply ng audio. Normal tayo dito sa supply ng yung papuntang supply ng system, normal naman. Tapos dito sa vertical, may abnormal. Kung
kung pakikita natin, mataas yung mababa yung resistance niya. Yan o. Dapat ganito. Dapat may ganyan lang yan pagka naka-reverse na. Okay? Ibig sabihin, dito tayo sa vertical may problema. Ang gagawin natin dyan, pwede natin ihang yung vertical muna. Dahil normal yung reading natin dito sa may output ng transistor. Normal naman tayo sa system na supply. Normal naman tayo sa reading dito, no? Hindi pa tayo nagsusukat, pero na-detect na natin na kung saan siya may problema. Ngayon, kung digital tester naman yung gagamitin natin, ay pakita natin sa inyo para may idea rin kayo. Ngayon, kung susukatin natin yan ng digital tester, rearrange tayo ng voltage, DC. Kailangan DC. Okay, tapos lagay natin sa ground. Ito by tester. Nakikita naman na. Okay. Kaya natin yung ano para mas kita. Okay. Okay, on ko. Sasaksak natin ha. Para makita natin. Dito sa supply ng 100 volts or hanggang 115. Yan, umuugong siya oh. 59 volts lang siya. Low voltage siya, no? Pero pagdating dito sa vertical IC, pakita ko na lang din sa inyo para mas maintindihan nyo. Para pag nag-repair kayo, ay mapadali tayo. Yan. Ito yung vertical niya. 4 volts lang. Okay? Dapat may 24 volts yon. Tapos pagdating dito sa may system, dapat may 10 volts to eh. Tingnan natin kung ilang voltahe. 6 volts lang. Okay? Puro may abnormal, no? Dito sa may 16 volts, dito sa may 12 volts, or 13, tingnan natin kung ano lumalabas. 3 volts lang. Ngayon, ang nangyari dito, puro may problema ang supply. Kasi nga, mayroon siyang abnormal na circuit. Ngayon, dun sa na-check natin kanina, then, dun sa mismong analog na ginamit natin, nakita na natin yung pinaka-problema dun sa may vertical siya. Okay, ang gagawin natin dyan, maghahang tayo ng vertical. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, hinang ko na yung pinaka-vertical IC. Ngayon, ang gagawin natin, papakita ko sa inyo kung ano nangyari, no? Okay, range tayo yung times 1. Ito yung pinaka-supply, yung pinaka-diode, no? Ito yung pinaka-diode. Ito yung kaninang may resistance ang maabot hanggang 10. Okay? Ngayon, ayan, no? Bumabalik na. Nung nagtanggal ako ng vertical IC, no? Okay. Dapat ganyan, no? Okay? Ayan, no? Dapat puro ganon. Kanina, nagkaka-resistance siya ng 10. Pagka naka-reverse siya. Ito. Ito normal to. Pero pag ni-reverse natin, dapat babalik siya. Yan, no? Parang mare-read niya lang yung capacitor. Yan. Nag-normal, di ba? Ibig sabihin, yung vertical IC ang problema. Yun lang ang gagawin natin dyan. Sukatin natin voltahe para mas maintindihan nyo sa digital. Okay. Range tayo ulit ng DC. Okay. Ngayon, saksak natin. Okay, sukatin natin yung voltahe dito sa mismong horizontal. Okay, ito yung low voltage kanina eh. Okay. Yun, no? 107 na. Yung 106. Okay. Tapos yung vertical IC, 26 volts na. Okay. Tapos dito naman sa supply dito, dapat ito may mga 11 or 10. Okay. Okay. Normal dito. Ito yung kanina. Ayan, may 14 volts. Okay na. Ibig sabihin, ang naging problema yung vertical IC. Ngayon, pagka naghang tayo ng ganitong vertical IC,
ipapakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Pagka tinanggal natin itong IC, magkakaguhit na pa horizontal. Dito sa mismong picture, papakita ko sa inyo. Okay, in-on ko lang ito. Ayan, may red indicator light ko siya. Tapos, yan natin. Yan, no? May guhit siya. Yan, kung makikita nyo, may pa-horizontal line. Ganyan yung nangyayari pagka tinanggal natin yung mismong IC niya. Okay? Ikakabit ko lang yung mismong IC para mapakita ko lang sa inyo na okay na talaga. Okay, nagpalit na tayo ng pinaka-vertical IC niya. Yun. Ito na ipinunta natin. Ito yan yung kinalas natin. May problema. Ito. Tapos, saksak ko. Tingnan natin kung ano yung nangyari. Yan. Yan lang. Meron na siyang nabuo na siya. Yan, nabuo na siya. Okay. Hindi na po natin ilalagyan ng signal at baka makapirate lang tayo. At maraming salamat po sa mga sumusuporta sa WGT. Thank you po.